Hello guys, welcome to my channel. Good evening. May kasama ako ngayon. Ganda, 'di ba? Magsasalita kami. We speak now and Tagalog. Sasalitain niya ng Tagalog and then as soon as makakaya ko, isasalita ko ng Arabic. I hope so, tama. Pero sa mga ano lang po muna kami, yung bang mga basic lang muna, yung mga naririnig-rinig lang namin. Pero actually, okay girl, you are start now. Yala marulo. Pun yan. Yala. Yala, bilisan. Sur-a, parang mali ata. Bilisan yala, go. Mali na ako doon. Ang yala, it means to say go. Ganon. Ang sur-a, bilis. Bilisan. Faster. Yan. What else? Nag-isip pa siya. Okay. Kala ko ikaw ang Tagalog. I want to... Speak and... Arabic, but that is number. That is only I know it. But I don't know if that is good. It's correct pronunciation. But this is I can see it only or I can hear only. Okay? First, zipper that is zero. Zero. Zipper, zero. Wahed, one. Itnen. Two. Talata. Arba'a. Kamsa. Sit'a. Sab'a. Tamaneya. Tis'a. Ashara. Ten. Ashara. Iyan po ang number sa Arabic. Pero may hawak akong ballpen. Nagkudigo. And then, sabi niya kanina, mafi pulus, that it means to say walang pera. Mafi muskila, it means to say walang problema. Mafi folk, walang utak. That is, yan pa lang po, so far, matagal na rin naman ako dito, pero yan pa lang ang alam kong salita nila. Tumatawa po siya, kasi that is right. Totoo po yun. Hindi kasi sila masyado nagsasalita ng Arabic dito. Kaya, hindi naman po ako as in natututo ng salita. Naririnig ko nga lang po ito sa mga bata eh. Kaya ganun. Piflis, iyan ang una kong, noong una po ako dito, syempre wala talaga akong alam-alam sa mga salita nila. So, lagi yung sinasabi sa akin, piflis, P-place? Sabi ko, what is that? I don't know. Ako din ganun. Ano yun? P-place? I don't know. What is that? I said, ang sabi ko, sa isip ko lang, ano ba ang place? Lugar. Sabi ko, ano bang isasagot ko dito? Pero may hawak ako. Ngayon, sabi niya sa akin, put in talaja. Sabi ko, Diyos ko, Lord. Sabi ko, nakarating ako dito. Wala akong alam sa salita nila. So, sabi ko sa kanila, I don't know how to speak in Arabic, but I can understand speak in Tagalog and I can speak also in English. I can speak in English also and I can understand in English also. If you want, just translate for me, just speak for me in English. So, I can understand that one. So, sabi niya sa akin, okay. So, little by little, na iintindihan ko naman. So far, hindi ko naman naiintindihan yung mga word nila in action na lang. Halimbawa, may sasabihin ako sa kanya, girl, and then may kausap siya, masabi siya, sway, sway. Sway, sway. Sway, sway. It means to say, just wait for a while. Wait sway. Lang, wait a minute. Saglit lang. Sa atin naman, sinyas lang. Ganun lang, di ba? Mapifuta. Mapifuta, that is towel. Walang tuwalya.
Fee puta. Tapos, may mga words sa atin. Gider. Na salita naman dito. Gider kasirolayan. Kasirol. Harara. Gider. Harara. Mainit. May lagnat. Harara. Iyan po ang ibig sabihin niya. Sabala. Ano sabala? I have a story that sabala. They have one person there. He's working also there. And they're also in the building. This one, that is my co-work also. So, she knocked the door and I opened it. I tell, he said for me, I need sabala. But I cannot understand sabala. And I told her to, I said, yes, harara. He said, yeah. Yeah, harara. So, I tell her to Maria, girl, give him babu harara. And Maria, Tere also, she bring the harara. You know, harara there is, the one yung linalagyan ng mainit. Anong tawag yun sa atin? Kasirola? Hindi, kasirola pinaglulutoan. Parang, yung siyang nalalagyan siya ng mainit, na pakaluto, doon is siya itatransfer. Pero matagal siya maglamig. Anong, basta ang like tawag. Like a thermos. Oo, ang istura niya, parang thermo. Yung bang parang ganyan, na pwede siyang lagyan na mainit, pwedeng lagyan na malamig. Hindi siya iine, ay hindi siya lalamig. Mainit mo lalagyan, hindi siya lalamig. Iwan ko kung anong tawag yan sa atin. So, sabi ko sa kanya, give him harara. So, Tere also, she give him harara. It's Sid Babo. Nakarala, sabala. So, kinuha ko, di tawa ako kasi sabi ko, hindi ko kasi maintindihan kasi Indian siya. So, hindi ko po talaga naiintindihan. So, na ang salita niya, hindi ko kisa. Talaga naiintindihan. And then, kisa or kiss. Like a flying kiss. Sack po yun. Sack or plastic po yun. Ito naman isa. Ito naman po kasama ko. I have a story that one also. Mga karanasan po namin to dito sa Saudi na yung bang hinihingi sa amin na hindi namin alam. So, kasi sa atin, iba yung mga ibig sabihin. Dito naman, ba naman po. Katulad niyan, dati, sabi sa akin, give him kiss. Sabi ko, give him kiss? Why I can give him kiss? I told her in myself, why I give him kiss? So, I am inside the kitchen. I said, why I give him kiss? Bakit ko siya bibigyan? Sabi ko nang ganun. So, para akong timang na natatakot ako na hindi ko maintindihan. Kasi hindi ko maintindihan, hindi ko masabi kung ano yung ibig sabihin. So, and later on, nalaman ko, sabi ko, chat ako sa kapatid ko, ano bang ibig sabihin ng ano, kiss? Sabi niya, plastic nini. Sabi niya, plastic nini, yan po nga yung ibig sabihin ng plastic, ay ng kiss. Di, sabi niya, bakit ka matagal? Sabi ko, kasi sabi ko, naghanap pa po ako ng plastic na available. Wala po kasing available na plastic. Yan na lang ang palusot ko. Pero so far, hindi ko naman talaga alam kung anong ibig sabihin. Nag-message pa ako sa kapatid ko para malaman ko kung anong ibig sabihin nun. Tapos, sinabihan naman ako ng bata dito. Kaber. Sabi ko, ano naman ang kaber dito? Message naman ako doon. Ano ba ibig sabihin ng kaber? Sabi niya, malaki nene. Sabi niya, ay Diyos ko, sabi ko, nahihirapan talaga ako. Pag hindi ka talaga sanay ng mga salita nila, so para tayong mga tanga dito. Tapos, kailangan din natin intindihin kasi kung ano sila sa atin nahihirapan, ganun din tayo sa kanila nahihirapan. Parang ganun din lang naman tayo. So, napakahirap intindihin. Kaya, mas maganda nga yan. Mas maganda nga kasi kahit papaano natututo tayo ng mga salita na hindi natin na yung mga experiences natin. Akala ko pa nga Arabic, yung pala Bicol na siya. Kasi nagsasalita siya, akala ko Arabic pa sinasabi niya, yung pala Bicol. So, anyway, tomorrow again, bye-bye. Bukas ulit. Pag ano ulit kami ng mga yung mga experiences namin dito sa Saudi. Kung ano yung mga na-experience namin na yung mga unang araw lang namin. Kung paano kami nagiging tatanga-tanga.
Sige, see you. Bye-bye.